ng debate. Ang mga artista na sumusuporta kay ERA. At ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa mga nakalipas na araw ay nagsulputa ng mga balitang nananawagan daw ang CBCP na iboykot ang mga artistang sumusuporta kay ERA. Andiyang huwag daw panoorin ang mga pelikulang kinabibilangan nila, huwag tangkilikin ang mga produktong iniintorso nila, at higit sa lahat, kung sila ay tatakbo sa susunod na eleksyon, ay huwag silang iboboto. Yung mga statements na ganun ay very irresponsible and it's sad na nakakalungkot na ang Catholic Church ang magsasabi pa ng mga ganong statements. I think yung mga artista ay may karapatan din mag-express ng kahit ano, no? Ang panawagang ito ay nagsimula matapos ng iba't ibang sektor ay nagsalita na rin na dismayado na sila sa administrasyon ni Pangulong Estrada. Ngunit sa kabila nito, nananatili namang tapat ang kapwa artista niya sa kanyang liderato. Makatuwiran pa ba ang ginagawa ng CBCP o wala na ito sa lugar? Mga mare at pare, tama ba ang panawagan ng simbahan na i-boycott ang mga artistang sumusuporta kay ERA? Magandang. Magandang gabi po, mga mare at pare dyan. Magandang gabi po sa iyo. Maring Mini. Paring Oka. Magandang gabi sa inyo. Lahat punong-punuho kami dito at talagang halos mag-explode na. At mainit yata ang ating tatalakayan ngayon. Well, gabi. Alam mo, kasi ang subject natin kasi itong primer na ito. Yung primer ng Catholic, ng National Secretariat for Social Action, Justice and Peace, meron silang primer on ERA resign, a call for repentance, resignation, renewal and recovery. Dito sa pinakahuling pakihuling paragraph ng page 15, go ahead. Merong boycott family and crony companies and movie stars supporting President Estrada. Do not allow them to further enrich themselves at your own expense. Remember that while you work honestly, they are wallowing in ill-gotten wealth, living in mansions paid for with taxpayers' money. Ayan po ang sinasabi nitong mga recommendation na ito. Rekomendasyon ito. Okay? So, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Mapapaselan ito, Mare Winnie, dahil ito ay relihiyon, demokrasya, at karapatan. At yung karapatan magprotesta at karapatan din ng iba. Kaya, syempre, andi dito ngayong gabi, mga representatives of the Catholic Church, yung national, and of course, concerned artists, and at the same time, other religious, at saka also other concerned artists. Okay. And then, of course, i-introduce natin yung ating mga guests. Okay, pero ulitin muna natin yung tanong, Mare Winnie. Tama ba ang panawagan ng simbahan na i-boycott ang mga artistang sumusuporta kay ERA? At dito, mga kaibigan, sa panel na nagsasabing tama na i-boycott yung mga artistang nagsusuporta kay Presidente ERA, ang running priest ng ating kaibigan, the Parish Priest of Diliman, convenor ng kumpil, si Father Bobby Reyes. Pinag-uusapan po ay hindi yung i-boycott lamang, no? Masyadong simplistic yun, kundi yung mga artista na nagpapagamit sa isang presidente. Nagpapagamit sila eh. At kaya yun po ang tinututulan ng simbahan. And any form of manipulation, utilization, ay hindi po talaga maganda dahil ito'y immoral. Okay! Dito naman po sa panel natin ng hindi tama, ay presiding minister po siya ng Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth, si Brother Eli Soriano. Magandang gabi po sa lahat. Hindi po tama yon. That is simply curtailment of freedom of choice. Parang pinipigil mo yung tao sa gusto nilang gawin at i-express pagka sinabihan mong i-boycott yung mga artistang sumusuporta kay ERA. Oh, okay. Sa guest ko, sa panel ng tama na ang panawagan ng
National Socials, ano, National Secretariat for Social Action, ay isang miyembro ng Gabriela, si Cynthia Patang. Cynthia. Continue ko lang yung sinabi ni Brother Reyes, Robert, Bobby, na nagpapagamit ang artista sa mga politicians. Kaya nagkaganito-ganito because it's based on their popularity and the power of popularity. To begin with, nagpapagamit nga sila pero may nakukuha naman sila in exchange. It is self-serving. Hindi sila magpapagamit kung walang makukuha in return. And tungkol naman ang sinabi ni Brother Ali, I was in your building in Zoe the other day. Oh, all right. Brother Ellie. Okay. We are also expressing our freedom of expression. All right. And at this time, I know it's difficult to i-boycott. Wala nang hanap buhay eh. Okay. Dito naman, Mare, sa panig nagsasabing hindi tamang i-boycott yung mga artistang sumusuporta kay Presidente Erap, the spokesperson ng kapisanan ng artista sa pelikulang Pilipino at telebisyon ay siya ay nag-graduate, ay sabihin natin, ng MA sa Public Administration and Governance sa UP Diliman at siya po ang spokesperson. Nag-graduate din siya ng National Defense College. Siya po ang ating kaibigan si Herbert Bautista. Magandang gabi, Mare. Mare. Wag naman. Bakit? Wala lang nga akong pelikula, maboycott nyo pa ako. Wag naman. Okay, dito sa panig na nagsasabing tama lang yung pag-boycott ng mga artista na sumusuporta kay ERAP, ang dating gobernador ng Bulacan for 12 years. Siya po ang host. Kasama ho natin dito sa pamilya sa GMA, Lingkod ng Bayan DCWB, ang ating kaibigan, si Robert Obet Pagdanganan. Yay! Obet. Salamat, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Arugini, tama lang po na i-boycott yung pelikula ng mga artista na sumusuporta kay Presidente Erap, lalo na po yung gumagawa ng mga malalaswang pelikula na isinasaalang-alang ngayon yung pasariling kapakanan kontra sa national interest. Alright. Okay. At Marigini, dito sa panig na nagsasabing... Sandali lang, ito pa. Okay. dito naman sa panig nagsasabing hindi tama. Columnist ng Today, commentator ng DWIZ, at saka medyo, ano ito, suki na natin, Alvin Capino. Ang katapang. Okay, Alvin. Sa akin po naman, ang panawagan ng simbahan na i-boycott yung mga artista na hindi umaayon sa kanilang pananaw, dating inquisition. Buti na lamang nung tapos na yung panahon na kinotorture, sinusunog, yung mga hindi umaayon sa kanilang pananaw, ngayon i-boycott na lang. Makasin nyo na, Alvin. Okay. Ang last guest natin po dito sa panig na tama ang pananawagan ng church, ay columnist siya ng Malaya at saka also a member of the clergy, si Monsignor Nico Bautista. Father Nico. Tamang-tama lang na i-boycott ang mga artistang sumusuporta sa isang presidente na immoral, incompetent, corrupt. Sapagkat pagka nag-support ka dyan, you become partner of the crime. Nah. All right. Dito naman, Maring Winnie, last but not the least, ikaw nga, the defender of the faith. Siya po ang presidente ng kapisanan ng mga artista sa pelikulang Pilipino at telebisyon. Siya ang ating kaibigan, si Ginoong Herman Moreno. Walang ano? Walang tulugan. Sa Sabado yan. Okay. Anyway, magandang gabi sa inyo lahat mga kaibigan. Hindi dapat sana kumunta rito pero galing ako sa kasal at kailangan ko lang bilang Pangulo ng Katipunan ng mga artista ng pelikulang Pilipino, kailangan ko lang ipagtanggol ang karapatan ng mga artista. Okay. Hindi pa tapos. Pare. Okay. Sa aking mga nakaharap ngayon, di kaila sa inyo, huwag niyong menosyon ng mga artista. Ilang artista na katulong sa pagpapatayo ng simbahan sa mga charity show na ginagawa.
Mamaya na. Ito. Hindi maibabalik ang bamboo organ sa Las Piñas kundi dahil sa mga artista na nagtulong at gumawa nito. Okay. Okay. Resource persons natin, Marimil. Sino ang resource persons? Dito sa panig na nagsasabing, well, tama yung pagbo-boycott ng mga artistang sumusuporta kay Presidente Erap, ang National Chairman ng Kalipunan ng mga anak ng mga manggagawang Pilipino Kampi, si Ginoong Erwin Puhawan. At kasama natin ang isang, alam mo, a worker for God sa isang malayong lugar na maliit na isla, ang miyembro ng Gumbursa, si Father Dan Ganyas. Father Dan. Okay. Ang resource persons naman dito sa Hindi Tama ay isang film, stage, and TV actor. Miyembro siya ng kapisana ng mga artista sa pelikulang Pilipino at Telebisyon, Simon Confiado. Okay. Tapos, meron rin another character actor naman, si Kim Tumibay. Another comedian naman, si Amay Bisaya. At saka character actor, wow, all the actors are here, ay Tony Manalo, character actor. Okay. At yung audience dito sa ating panig na tama, University of the Philippines Law Students, Katipunan ng mga anak ng mga manggagawang Pilipino, Pampi, Miriam College, San Lucas Youth, City College of Manila. Okay. Okay. Ang audience naman dito for Di Tama, Polytechnic University of the Philippines, Pelikulang Pilipino at Telebisyon, ang dating Daan members. Okay. Ulitin natin yung tanong before we go to break. Okay. Again. Tama ba ang panawagan ng simbahan na i-boycott ang mga artistang sumusuporta kay ERAP? Mga Mare-Pare diyan, kung sa pananaw nyo ay tama, tumawag po kayo ngayon sa telemessage 867-9707. At kung sa tingin po ninyo hindi tama, tumawag po kayo sa telemessage number 867-9708. Huwag okay. Kayong aalis ha, magandang debate ngayong gabi. Babalik ko kayo. Too much unfairness in this statement. Depende sa artista kung maayos o hindi. Eh, mga nagbubulag-bulagan, paano naman natin susuportahan yung mga ganun? Hindi naman kasalanan ng mga kalyado rin ni Pangulong Erap Estrada, palagay ko. Huwag lang silang mga kasama sa pagnanakaw. Hindi naman kinakailangan, ano, liban kung ginagamit nila yung kanilang pagiging artista para at ano, yung itaguyod, yung pananatili ni President Estrada. Meron namang artistang matino, meron namang artistang hindi matino. Meron bobo dyan. Okay, Marimil. Okay. Umpisahan na natin kagad dito. Governor, and maybe the churchmen here, hindi ba ito, this is already going beyond the line of separation of church and state? Hindi ba sumasobra na rito ang Catholic Church by doing this? Governor, why don't you start since you're po, the politician? Sapagkat ang mga alagad ng simbahan, maging Katoliko, maging iba mang reliyon, ay may karapatan at dapat makialam. Sapagkat ang issue po dito ay national interest. Ang issue dito ay bumabagsak na ekonomiya natin dahilan doon sa mga katiwalian, doon sa mga pagnanakaw. So walang issue dito ang church and state. Father? Go ahead please. Then we'll go to this side. Sa Article 3 ng ating Constitution, Section 5, clearly defined what separation of church and state means. Okay, what number is it, one, please? No state religion. No prohibition of any exercise of religion. No pre-expression exercise, no? Okay. And then no funding for particular secta. And then there should be no test, no religious test should be required for the exercise of civil and political rights. So then, in other words, separation of church and state is not an issue. Okay, Father. Father, pagpatawad nyo, no? Go ahead. For I have sinned. Ako talaga pag may misa, naniniwala ako sa mga sinasabi ng mga fathers. Peace be with you.
Pero para kung nakikita ngayon ang mensahe ng mga pare, wala na itong peace be with you eh. Okay. Para bang lahat ng Just on that. Okay. Brother, Kuya Germs, hindi po peace ang issue dito. Hindi po peace. Ang issue po dito ay kung ang sumusuporta kay ERAP ay hindi dapat kay i-boycott. Pero ang issue dito is not porket hindi susuportahan, hindi porket bo-boycott, kaaway namin. Sinasabi namin, pahinain ang tinig at ang puwersa ng mga artistang nasa mali dahil mali ang ginagawa nila. At pag nasa mali na, hindi nangangahulugan na kaaway. Dudugtungan ko lang, Father. Ang hirap naman sa inyo, Father. Father, hindi pa tapos. Impeachment ba? Hindi pa tapos ang paghatol. Hinahatulan nyo na. That is very simplistic. Kaya nga dapat lakasan ngayon ang pagpaprotesta. Because sino magboboto? Mga senador who are highly partisan already. Kaya ipapaladaman na natin ang feeling ng mga mamamamayan. And Kuya Germs, Cynthia, member ka ng Katipunan? Nagbayad ka na ba ng pagiging member mo bilang hindi artista? Hindi ako member ng Katipunan. You should pay your membership. I'm not a member. Well, okay. You should be a member of the organization ng mga Pilipino mga awit. Sandali lang. This is not about membership in any organization. And I would not now. Sandali lang. I'm not going to be a member. Let us please locate the issue. We are not, the issue is not impeachment at this point in time, Brother Germs. It is yes, not. I know very well. So let us not talk about it. Let us talk about artists and the church. Okay, why don't we go back to the Herbert? Okay, Alvin. Kailangan sigurong linawin, ano ba yung ibig sabihin ng suporta kay Presidente Estrada? Yung bang itinataguyod, yung impeachment process, suporta na ba yung kay Presidente Estrada? Okay. Siguro nga dapat sagutin ng mga taga-simbahan. Ano ba ang ibig sabihin ng suporta? Okay. Napakalinaw po, no? Kasi yung mga artistang sumusuporta kay ERAP, binabatikos yung oposisyon, si Richard Gomez. Pagbatikos ng oposisyon, sumusuporta kay ERAP. Aba, kung tama naman yung batikos, bakit naman magiging suporta kay ERAP yun? Mali po yung pagbatikos kasi ang argument nila, bakit na binabatikos yung presidenteng binoto ng masa? That is not the issue. Ang issue ay immoralidad. He has failed in his moral leadership. He is corrupt. There are... Maraligasyon! Brother Eli, sandali. Pasagot lang muna natin kay Brother Eli. I beg to disagree with the Honorable Father here na ang issue raw eh corrupt, etc. Why do you say corrupt? Napatunayan na bang corrupt? Sa Bible, 7:24 of the Book of John, humatol kayo ng matwid na paghatol. You have to be deaf, dumb, and blind, or have an IQ 50. No, hindi kami blind. Patunayan na ba? Wait. Just a minute. Sandali lang. Okay. We just respect the rule of law. We are not blind. Sandali lang, ha? Can we please? Awa naman yung law. Can we please make sure? Sandali lang. Pasagot can we please natin? Make sure okay. that we can hear the panelists okay. and then we can clap. All right, now Herbert, it's your turn. Nakalimutan ko na rin sasabihin ko. Sorry. With all due respect sa kabilang panel, ano, with all due respect and humility naman, sasabihin ko po ito. Pagdating ko sa ekonomiya, Governor, alam nyo, pagka tinanggalan ho natin, binoycott ho natin yung mga produkto, tsaka binoycott ho natin yung mga artista, mawawala kami ng trabaho, isa yon. Number two, yung mga produkto, baka magsara yan. Pag nagsara yan, mas marami mawawalan ng trabaho. Nagsasara na nga eh! Lalo babasa ko lang natin. Magko-commercial muna kami, babalikan natin yan. Okay. Yourself.
official results ng ating telepolling, yung tumawag na nagsabing tama ang CPCP na i-boycott yung mga artistang sumusuporta kay Presidente Erap, ang tumawag ay 3,038. At saka yung mga tumawag po at nagsabing hindi tama ang panawagan ay 4,000. Pwede yung ano, may sasabihin lang po ako, maikli-maikli. Alam niyo ako, ako'y lumaki, Katoliko. Simula elementary hanggang college, San Beda College po ako. Tinuruan po kami ng magandang asal at lahat-lahat. Okay. Pero hindi ko po maintindihan kung ba't sasabihin ng simbahan sa lahat ng mga Katoliko o kahit na hindi Katoliko na huwag niyo susuportahan to, huwag niyo boycott niyo tong pelikula. We are here to entertain as actors and artists. We're ni-express namin yung reflection ng society. We are trying to be creative and imaginative para mabigyan namin ng entertainment ang mga tao. Oh, so, okay. Kung meron man personal conviction, kung meron man yung personal conviction, eh we respect your conviction much as we would like you to respect ours. Okay. Ang problema, Herbert. Ang entertainment hindi neutral. Merong entertainment na mababaw, may entertainment na malalim, may entertainment na disente, may entertainment na bastos. Bago pa dumating si Pangulong Erap, bastos na ang maraming pelikula. At nung dumating si Erap, lalong naging bastos. Kaya doon kami tumututol dahil walang laman. Germs! Kuya Germs! Father, pagpatawad mo. Ako lagi ko sinasabi, pagpatawad mo. Nung hindi pa nalulunod ang pelikulang Pilipino, nadinig ba namin kayo sa inyong pagmimisa na tangkilikin ang pelikulang Pilipino? Opo. At nung nalunod na ang pelikulang Pilipino, nadinig ba namin sa inyo na sagipin natin ang pelikulang Pilipino at ang mga artistang Pilipino? Sagipin natin ang tunay na pelikulang Pilipino. Hindi wala kayong sinasabing kayo ngayon, tunay. Nung mga panahon na... Tunay na Pilipino. Father, Father, ipagpatawad mo, Father. Ipatatawad na kita. Okay. Herman, sagutin na rin. Artista. Can we hear the other song? Okay, sa akin dito eh. Ako isa din sa maliit na pamaraan ay sumusuporta sa industriya. At hindi ko gusto na industriya ay kamo eh pababagsakin. Sapagkat marami umaasa dito, Herbert. Ano? At sinasabi natin dito, eh yung gumagawa ng malalasong pelikula na ginagamit yung connection sa Pangulo, sinusuportahan ng Presidente para aprovan ng Board of Censors, ito isa sa dahilan na bumabagsak industriya. Yung magandang quality, sinuportahan ko yan at patuloy sinusuportahan. Yung taxes dapat reviewin. Apo, na alam ko po yun. Ay, yun din po ang panawagan ni Kuya Germs na pagka yung mga malasong pelikula, wag natin suportahan. Pero masyadong sweeping yung statement ng Catholic Bishop. So sana, wag naman sana sweeping ang statement dahil marami hong matatamaan po talaga. Mare, pare, ako unang nagsasabi na ang artista ay binibihisan at hindi inuubaran. Sinabi ko yan nung ako'y maging Pangulo ng Katipunan ng mga artista ng pelikula ng Pilipino Television. Pero, ano ang media? Anong ginagawa sa mga pahayagan? Hinuhubaran ng mga artista. Okay. Para mabenta ang kanilang mga dyaryo, hinuhubaran ng mga artista. Okay, ang media! May reaction lang dito. Go ahead. Una sa lahat, nandito kami hindi para kundinahin yung mga artista. Yan. Nandito kami, pinapaalala namin, bigyan paalala kayo na meron kayong social responsibility sa taong bayan. Na huwag magpagamit sa pampolitikang interest ni Strada. At hindi lang ni Strada, kundi lahat ng mga trapo ngayon na nagkakarera sa Malacanang. Kasi naniniwala kami, kung may dapat panigan ng mga artista ngayon, kundi yung interest ng taong bayan. Okay, good. Salamat. Hindi naman siguro kami magpapagamit dahil meron kaming sariling pag-iisip, no? At ang masakit lang dito, ako bilang isang Katoliko, nung araw-araw nagsisimba ako, pero ngayon, kasi sa loob ng isang linggo, puro politika na ang ating, isang araw lang sana na magsisimba ka, politika pa rin ang maririnig mo sa mga pare. Una, tama talaga. Sapagkat tama na, sobra na, subok na talaga na hindi linya ng mga artista ang pumumuno sa politika. Sapat na patuloy ang kasaysayan. Mali. Hasty generalization. Hindi linya ng artista ang pag-ano sa politika. No? Alam nyo, ang artista, ano yan eh, matatalinong tao yan eh. Salamat they po. Can make you cry, they can make you laugh. Everybody. Ano, kung may creativity, nasa artista yon. Pero ganito, Brother Eli, ang panawagan ay i-boycott, ano? Ang panawagan ay i-boycott. Bakit ipatawagan boycott?
Bakit lahat ba nung akusasyon na patunayan na? Di pa po. Sa Bible, ano, if we respect the word of God, sinasabi ganito, permit me to read this. And they shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Okay, Father Nico. Okay. May mayroong sinabi si Reverend Eli na hindi ko talaga... We'll listen first. Okay. Hindi ko talaga palalakpasin. Ang sabi niya, bakit daw tayo naghuhusga na hindi pa tapos ang impeachment? Excuse me, Brother Eli. Where is your power to judge? You are given reason by God. Siya mismo nag-a-admit sa kanyang immorality. And you don't even see that? Hindi naman po yung... Oh, no! No. No. Kaya, sandali po! Hindi morality ang issue! Ang issue apat! Culpable violation of the Constitution? Bribery? Yes! Bribery? Yes! At saka yung... Apat yun! Wala nga yung immorality! Walang apat yun! Pero wala ang immorality ron. Ngayon, sasabihin ko... Open your eyes! Tingnan ninyo, Father, ha? Your ears! Ito, bukas o bukas! But I reserve the right... Yung judgment ko, nire-reserve ako pending the resolution of the Senate of the Republic of the Philippines. Okay! Bakit pa kayo naglagay na Senado? Alright, this is from experience. I've been doing palibhasa lalaki for 11 years and 8 months every week. Wala akong nakita isang artista na mahawak na libro. In between takes, nagpupusoy or tong its. Yan ba ang matalino? Okay. Balik ko kami natin. Mare. Preliminary results ng ating television poll. Ang tumawag po at nagsabing tama ang pananawagan ng simbahan na i-boycott yung mga artista na nagsusupport kay ERAP ay 3,340. At yung tumawag na nagsabing hindi tama ay 4,000. Okay. Inumerate ko lang. Ricky Davao is an engineer, graduate. Cesar Montano, engineer. Tommy Abuel is a lawyer. SP Pabon is a judge. Cynthia mismo is a newly graduate in LaSalle. At marami pang nag-aaral talaga. Tsaka dalawa classification ng talino. Isang creative, artistic, tsaka isang yung bookish o yung dogmatic, di ba? So, the point is, hindi sila nagpapagamit. Is that what you're saying? No, I'm just rebuttal ko lang doon sa kay Cynthia. Na yung mga artista, talino ang pinag-uusapan. Dalawa ibig sabihin ng talino. Okay, Maria. Herbert, there are 8 already. The last one is digital. That's Bill Gates. Computers. And we're not, hindi namin binababa ang artista. No, that's not the issue here. Okay. You've been to school. May reaction lang dito. Okay, go ahead. Kaya po binabati ko sa industriyang Pilipino. Kasi po ang mga artista mismo, ang laki ng influence sila, yung sector nyo. And yung influence sa yun, may responsibility na kailangan. Kaya tayo nagkakagulo ngayon. Dahil meron tayong presidenteng may influence sa makarating sa taas, pero walang responsibilidad pagkarating doon. Okay. Alam mo, hindi mo dapat sabihin yan eh. Dahil wala kang alam sa buhay ng mga manlalabas sa pelikula. Alam? Huh? At saka kami, gusto lang namin sabihin, hindi kami partisan. Lumalagay kami sa tama. Ngayon, ito ang tanong ko. Kay Father Reyes at kay Father Nico. Fathers, pagpatakot niyo, no? Bakit po ba kung saan may gulo, lagi kayong nandun? Hindi po kaya na gusto niyo lang ma-expose dahil gusto niyo rin mag-artista? Wait, just on that. Let them react. Okay. Father Robert and Father Nico, okay. Pakisagot lang. Kung ang definition ng artista ay nagsasabi ng totoo, okay lang. Kung ang definition ng artista, basta lang kumita at gagawin ang lahat, pati magpaloko at mangloko, hindi ako kasama dyan. Ang problema, Marangini.
Well, listen. There was a question that was posed to Nico. Yung sabi mo na kami ay naroon kung merong gulo, I think we have to tell you that sometimes we have to cause the gulo because of the injustice and the lies and the decadence in our society. Fathers! Fathers, ipagpatawad nyo. Natatawad ulit kita. Alam nyo yung mga tao, kami, ayaw namin na may kagalit eh. Gusto namin bati-bati eh. Pero kayo nag-aaral kayo ng kagalit eh. Okay. Ang problema din sa Father Nico at ni Father Reyes, tingin nila sila lamang ang monopolya ng katotohanan. Na lahat na hindi umayon sa kanila ay sinungaling at mali. Okay, may reaction lang dito. Reaction. What the church is doing is dismantling patronage politics. And because this type of politics breeds the trapos. And it is high time that the government get rid of these trapos and we start focusing and on the political and electoral reforms that we badly need. Agree. May reaction lang. Okay. Dalawang bagay lamang po. Huh? Ang issue ay dapat bang i-boycott ang mga artistang sumusuporta sa presidente. Ang tanong po doon ay ganito. Bakit kung yung presidente ang kung yung mga artista ang dapat i-boycott, bakit hindi natin i-boycott ay yung mga puli, mga pari na nagkukonsinti sa kanilang simbahan mismo? Ibig ko na ibalik eh. Isang point lang. Sige. Tapos, kung ganon, at dapat natin pala, sinabi na natin, immoral pala at nahatulan na, bakit hindi natin tinitiwalag or inaalis yung mga pari na kahalubilo na tawag? Ibig ko lang... Mare. Nana. Ibig ko lang i-refocus eh. Kasi... Hindi naman pwede. Excuse me. Go ahead. Hindi naman pwede yun, ha? Please, will you allow the other side? Please. Go ahead. Kaya nga. Parang ibigla sana i-refocus. Sapagkat na nagiging issue dito, ekonomiya, graft and corruption, efekto sa industriya ng movies. Ang punto suporta. Dapat ba suportahan halimbawa, inare-report na 200 milyong piso inamin mismo ng presidente tinanggap ang dahilan lang nakadeposito, hindi ginagastan. Okay. Dapat ba suportahan? Wait. Yung halimbawa 130 million pesos para sa mahihirap ng magsasaka sa Ilocos Sur. Ibinalik at binidrawn itong tatlong tao na batay sa record. Ano ang point nyo? Ang point ko lang yung nangyayari niyang graft and corruption na siya nagpapabagsak sa ating ekonomiya. Okay. Ang problema dyan sa boycott, galit sila sa isang artista porque sinusuportahan yung presidente, ang ginagamit nila, shotgun. Pati yung mga katabi ng artista, yung hindi naman nakikialam sa politika, tinatamaan at naapektuhan. Okay, dagdag amay. Okay, go ahead. Makinig naman kayo, ako naman, ganina pa kayo eh. Malayo pa pinanggalingan ko si Bo. Ganito po, Governor Pagdangana, with your respect, yung binanggit mo, ipabayan na natin sa Senado yon. Dahil sa... Meron tayong sarili ka. Kadyot lang. Kadyot lang. Una-una, kami mga artista hindi nakikialam sa... Hindi kami nakikialam sa simbahan. Pagka pinanganak, buhay ang tao, may kita na sila. Pagpatay ang tao, may kita na sila. Anong argumento mo? Hindi dapat i-boycott ang artista. Kasi sinasakal na yung karapatan namin pati anak buhay. Ngayon lang ako magbibida, i-boycott pa. Okay, may sagot sa'yo dito. Okay, sandali lang. Dapat i-boycott ang mga artistang sumusuporta dahil sumusuporta kayo sa isang presidente hindi marunong gumalang sa karapatan. For example, member kayo ng kilusang manggagawa, pero ang presidente sinusuporta nyo ay nagsabi, nakakain ba ang CBA? Tapos sinusuporta nyo pa yung isang presidente hindi marunong gumalang sa inyong karapatan. Tataposin ko lang. Ang presidente natin, si Pangulong Erap, alam na natin na mahilig sa bagitsyon, mahilig sa saya. Makamasa siya, kaya siya mahal lahat. Bakit ngayon tumututol kayo? Igalang natin yung elected official. Ang batas, ang konstitusyon, igalang natin. Okay. Ang sinasabi namin dito, kaya kami sumasang-ayon sa panawagan ng simbahan, ay dahil gusto na natin putulin yung monopolyo ng artista sa loob ng politika. Kahit na magaling ang kandidatong to, dahil sa kabilang stage, merong artistang sumasayaw at kumakanta para sa kandidatong to,
sigurado tayo na to at lalangawin lahat naman ng kandidato okay. Kumukuha okay. Ng artiste eh. Yun nga dapat natin pigilan. Ako po ay nasa bahay, nanonood po. Nung hindi ko na mapigilan ang aking sarili pumunta rito. Okay. Dahil itong mga pare na nandirito, ang Katoliko, mga pare ng Katoliko, ito ay isang paghahayag lamang ng Diyos na itong mga pare ito ay mga huwad. What's no, because, hindi na makatao. Hindi ano, hindi na maka-Diyos ang ginagawa nila, hindi na makatao. Will you please be specific? Okay. Because why hindi maka-Diyos? Please. Because wala na po sa yung sinasabi nila, wala na sa yung, sa Biblia ang inaano na ano, magtuturo ng okay. Biblia. Okay. Hindi na rin po makatao. Okay. Okay, diba? Okay. Can you answer? That's a very serious bang, accusation. Pwede bang sumagot? Okay. Bakit yung pagkatao na ng mga pare nagsasalita ang tinitira nyo? Gusto kong bumalik sa sinabi ni Brother Eli. Yung due process sa Senado, iwanan na raw. Pero ito problema, Brother Eli. Ikaw ba sigurado doon sa 21 o 22 senador na sila ay hindi magpapagamit? Hindi na kasi, tayo dapat nag-file ang impeachment kung wala tayong tiwala sa senador. Kaya nga. Kaya sandali po. Wala na ba tayong tiwala sa Diyos na kung pwedeng magbuka sa isip ng lahat ng senador? Brother Eli. Bawal sa batas yan. Lalo na kayong mga pare. Hatol kayo ng hatol. Bawal na Biblia. Hindi patapos. Okay. No. Wait, let's hear it. Ito ang second to the last na telepolling natin. Ang resulta na yung tumawag na nagsasabing tama ang simbahan ay 3,777. At saka ang mga nagsasabing hindi tama ay 5,000. Okay. Okay, Father Nico. Okay, no, just a minute. Okay. Can we just summarize so far? Because ito na po ang last segment and let's make sure that kung meron akong nakuan, yung mga good points and strong points of each side. Yung strong points ng tama po ay kailangan daw makailam dahil national interest ng issue. Ang entertainment ay hindi neutral, paalala ng mga social responsibility sila, malakas ang influence ng industry, at saka immoral ang presidente yung sinusuportahan. Yung mga strong points naman ang hindi tama ay unfair para sa mga artista ang panawagan. Maraming tatama ang artista, hindi sila papagamit. Bakit boycott? Hindi pa naman napapatunayan. Interfere sila ng every issue at saka hindi na maka-Diyos. Okay? If I've left out anything, feel free okay. To add. Father Nico, okay. Noong EDSA 1, and we made our stand against Marcos, yung mga sinasabi nyo ngayon, sinabi nila noon. And when Christ was here, listen. He was right. Accused also of being a huwad, a fake, that he pretended to be God. Okay, now, thank you. Deja vu. Okay. Since this, you okay. Wanted to talk? Okay, pagpatawad niyo ulit, nabanggit na naman ang yumaunang Pangulong Marcos. Loyalist. Ewan ko kung anong klaseng pangulong inahanap natin. Yung Pangulong Yumao, maraming naipundar na patayo, ibinenta ng mga nakaraang pangulo. Binenta! Nawala ang tutuban, nawala ang ating mga ilang ari-arian sa Hapon at sa New York, binenta. Okay? Hindi inalam kung saan napunta ang binenta. Wait. Teka muna. Wait, hurry up, please. Okay, go ahead. Okay, binenta yung mga ari-arian ng Pilipinas. Okay, kalimutan na yumao na yung Pangulo na yun. Okay? Excuse me po. Dumating tayo sa punto. Quiet! Ang isang Erap Estrada, pumasok na artista na kilala ng tao kung ano siya at sino siya. Naging mayor ng San Juan, nakilala siya. Please, what is your point? Please. Okay, sinasabi ko lang ang duktong-duktong ito, Mare. Dumating ang punto, naging senador, naging vice president, okay. Naging... Nung bago siya maging presidente,
Sandali muna. Maraming footage na lumabas. At yun ay pinakikita nila kung anong klaseng presidente. And yet nanalo. At maraming politiko ang kumapit sa kanya. Nung siya ngayon ay nalalagay dito, maraming yung mga lumapit sa kanya, lumayo. Bakit nung nakilala siya bilang Erap Estrada, okay, eh, hindi sila lumalayo? I think the point, okay, okay. Pakisagot lang, Father Bobby. Please, okay, pakisagot lang. Ako'y nagpapasalamat at binabantayan nyo si Pangulong Erap. At yun po ang problema natin. Binabantayan ang mga artista si Pangulong Erap dahil artista siya. Pero ang taong bayan nagkulang. Buti na lang may Chavit Singson na isiningaw ang mga tinatago at ang nagising ang taong bayan. No. We have to listen, alright? Let me finish. At yung mga tinatago ay nalantad. At kaya, Brother Eli, hindi lahat ng senador pwedeng pagkatiwalaan. Hindi lahat. Kaya eternal vigilance must also be applied to Senate. Because okay, anyone in the Senate can be bought if he or she is okay, not careful. But if you don't trust the senators, at least okay, trust no, God. That's okay, why we do trust the senators. Wait, trust God. To make sure. We have those who have not yet spoken. Have you spoken? Please, go okay ahead. Siguro po bago pa po lumayo yung issue, balikan po natin bago yes pa sumusuporta ang good artista kay Erap. Okay. Una-una po kasi kung si Erap ay artista, ang dumi po ng artista ay parang dumi, ay ang dumi ni Erap ay dumi rin ng artista. So automatic pong nangyayari yung ganong proseso. Pero hindi po lahat ng artista ay katulad ni Erap. Okay, sagot dito. Ang mga artista po kasi kahit hindi elected officials, binibigyan ng public trust. Kaya social responsibility nila na hindi i-mislead yung masa. Susundutan ko lang po kay Brother Eli na that's precisely our point. Kaya po, you have spoken, yung mga artista na sumasama sa kampanya ng mga politiko, imbis na yung plataforma ng politiko matandaan, pagharap sa balota yung artista. Okay. Ang mga produkto po, madaling iluwa, please, madaling isole. Okay. Pero ang mga trapo, mahirap patalsikin. Alright, alright. Okay. Sinasabi ninyo na ang mga artista may social responsibility. Speaking of social responsibility, ang mga pare may social responsibility rin. At ang okay, answer. Yeah. Okay. Answer. Again, with all due respect, the issue here is not... We're finishing already. Here, with all due respect, is not the issue of the artista industry or the presidency. It is the issue of the rights, number one, of the actors to express themselves okay through their media. It is the right of the church to express their own opinion, and okay, it's the right of the people to choose okay whether or not they want to support okay people okay who are okay saying... Paulit-ulit kanina yung mga pare, sinasabi nyo, si Erap immoral. Si Erap Katoliko! Hindi yung tinuruan! Oh, ano dapat ginawa? Tinuruan si Erap! Okay. Hindi ko naintindihan! Last! Ibalik natin sa topic. Hindi kasi ito katulad na hindi to katulad ng isang pelikula na may take one, take two, or take three. Politiko na po ito. Mismong totoong nangyayari na. Okay. Tao na mismo ang magdidesisyon. Okay. I'm so sorry. Okay. I mean, I wish we could give everybody a chance, pero we have to make the final statements now. Kuya Germs. Okay. Nice ko lamang ipamulat muli. Ang industriya ng okay pelikulang Pilipino nalulunod sa kasalukuyan. Inaantay namin yung mga tao na sagipin ito. Pero bagkos ang ginagawa nila, lalo nilang linulunod. Hinintay pa nila magubad ang mga artista, hindi naman sa kagustuhan ng mga artista ito. Pinilaan ang mga pelikulang hubaran na hindi kasalanan ng mga artista. Pinayagan ang mga pelikulang dayuhan, hindi nila pinuna. Pero nung dumating ang punto na ang Pilipinong pelikula na pinupuna na nila. Okay. Pero dapat lang isipin nila na malaki ang naitutulong ng industriya mula sa producer hanggang sa mga gagawa at hanggang sa mga artista. Okay. Mga taxes na binabayad nito, malaking tulong na ibibigay sa lahat ng sektor ng pamumuhay. Okay. Sana maintindihan nila. Okay. Thank you. Okay. Bayang Pilipino, ang impeachment case ay constitutional at yan ay pinandar na. Ngunit kami ay hindi lubos na umaasa diyan. Ang inaasahan namin ay yung tinatawag nating Parliament of the Street. Yes. That's all. Alvin. Ang nakakalungkot dito, ang issue kasi kung tama lamang yung panawagan ng simbahang Katoliko na i-boycott yung mga artista sumusuporta kay Erap. Ang nakakalungkot dito, mukhang ginagamit nila yung kanilang moral authority sa isang bagay na ang pinapakita lang intolerance. Makitid ang isip, ang gusto lamang nila yung sila ang tama at yung hindi umaayon sa kanila ay mali.
eh mukhang itong ganitong pananaw, yung ganitong stand, eh dapat nating na mabuti ng taong bayan kung dapat susundin o hindi. Okay, thank you very much. Salamat, Maring Vini. Salamat, Paring Oka. Tinanong ni Kuya Germs, ano hinahanap sa presidente? Palagay ko pong hinahanap natin eh yung magtutuwid, mangunguna sa atin, i-receive by example. Hindi po yung halimbawa ay yung mahirap ay lalo naghihirap, bibigyan ng titulong fake. Ang hinahanap natin eh, hindi yung na-involve sa graphing corruption. At hindi po yung nangyayari parang napapahiya tayo sa ating bansa. Kaya nga po, siguro dagdagan natin ang dasal. Para yung katotohanan na lumabas, yung katarungan ay mga ibabaw. At na magkaroon tayo ng panibagong panimula bilang sa bansa. Okay, thank you very much. Herbert? Okay. Maraming salamat po. Happy anniversary po sa inyong dalawa at sa lahat po ng grupo ng bumubuo ng debate. Second anniversary. Tatlong punto po. Una po ay ang kaso po ng Pangulo ay dinidinig na po sa Senado at bigyan po natin ng respeto. Tutukan po natin ang ating mga senador. Naniniwala po ako ron para magkaroon sila ng tamang pag-iisip sa kanilang paghusga. Ikalawa, ay ang mga artista, ako po simula nung bata pa lang, ang tatay ko, artista rin nung araw bago pa ako pinanganak. Hanggang ngayon, artista ako. Ipaglalaban ko po yung karapatan ng mga artista. At ikatlo, ako po'y Katoliko, nirerespeto ko po si Cardinal Sin, ang ating kaparian, ang ating kabuuang Roman Catholic Church, and I will still remain as a Catholic Church dahil that's the freedom of choice and freedom that we'll have to respect. Okay, thank you very much. Okay. I'd like to address this especially sa dalawang show visitor, si Herbert, Kuya Germs. To begin with, hindi lang naman pelikula ang bagsak eh, dahil bagsak ay buong ekonomiya in the whole of Asia, tasampung nations yan, number 10 na tayo at the bottom. Which means, unahan pa tayo, pati Bangladesh, lahat, hirap. Tingnan mo lang yung nasa Mindjola ngayon, hirap na hirap din sila, gutom. Ay, pati singers nga, wala nang booking for December, na-cancel na lahat. At saka hindi pwedeng mag-fence sitting ngayon. Kung pwede lang ba, sino ba naman magpakahirap ngayon? Mahirap mag-rally, nakakapagod ha? Kaya lang ngayon, naghihingalo na ang Pilipinas! Okay. We cannot compromise on moral issues! And the one last thing, Kuya Germs, yung sinabi mong katipunan, alam ko katipunan na pinagtayo ni Andres Bonifacio, kalayaan, katarungan, hindi na pag February, hindi pala ako member, hindi na ako makaka-appear on television. Okay, Brother Eli. Although wala namang written document na iniutos ni ERAP na i-boycott ang Inquirer, kinundi na si ERAP nung i-boycott ng mga advertisers ang Inquirer. Ngayon, ang Catholic Church ang tumatawag ng boycott sa mga artista. It's unfair. It's unfair. Sa lahat ng paraan, it's unfair. Dapat ang mga pare maging pacifier ng tensions ng people. Hindi sila ang nagke-create ng mga chaos at ng kung ano-anong paglalaban amongst the Catholic Church itself. Ang panawagan ko, mga kababayan, tumahimik tayo, let's pray. The power of prayer is hindi po pwedeng matutulan. Mas maganda po yun. Kesa tayo, manggulo ng manggulo sa mga kalye, wala kayong hanap buhay doon, magugutom kayo. Okay. We'll listen, ha? Okay. We'll listen. Gutom na nga eh. Father Bobby, okay. No. Okay, we'll listen. Alright. Alam nyo, ultimately, the issue now is ano bang kailangan natin para iangat ang moral ng bansang Pilipinas? The last time I saw a good movie was a long, long time. I am looking for the good movies, no? The movies that Ben Cervantes, Lino Broca, Loris Guillen makes, no? Kaya, pwede ba, ang sinasabi namin, hindi i-boycott ang mga artista in general. I-boycott lang yung mga artistang walang kwenta. Pero, let us now look for quality so that our country na nalugmok sa moralidad, sa immoralidad, ay maiahon natin. Okay. Thank you very much. Palagay ko, excuse me, Kuya James, no, but I think nasabi na natin lahat yung dapat natin sabihin. Dito lang ho sa panig namin, mga kaibigan, sa akin, makikita ho ninyo ang demokrasya. Sa demokrasya, hindi ho po pwede na pare-pareho ang pananaw natin, hindi ho po pwede na pareho-pareho ang ating paninindigan. In fact, disagreements and conflicts of interest sa demokrasya is actually are the needed tensions that make democracy work and important. Kaya importante ho ito. Ngayon, sinasabi nila, bakit ang simbahan ay pumasok dito? Sa aking paningin, as a Christian, alam ho ninyo, eh kung hindi papasok ang simbahan, whether you agree or not, we can disagree, ito po yung demokrasya,
eh, this is a moral issue. Eh, sino pa ang hindi papasok? Eh, kailangan ho natin ang simbahan. Aminin ho natin because yan po ang magigiya sa atin. Kung tayo may sakit, pupunta tayo sa doktor. Kung moral issue, anong tama, anong mali, pupunta tayo sa simbahan. Hindi ho ba? Anyway, you may agree with me or you may disagree. Pero ito lang ho masasabi ko dito sa boycott. Alam ho ninyo yung boycott, isang karapatan. As much as I disagree, eh, kung ayaw ko, eh, walang makakapilit sa akin as long as it is within the bounds of the law. Pero alam mo ninyo, yung boycott ay isang pag-express, ika nga, pagsabi ng hindi pagsang-ayon. Sana tignan lang natin doon sa puntos na yon at huwag na yung personal because we should focus on the wrongful acts and not on the person. Mahirap po gawin yan, but that is the struggle for every Christian. Kasi kung minsan galit na galit na tayo, but we should really be angry at the wrongful acts and denounce all of this. At yung tao, dapat ka patawarin pa eh, kung kaya natin. That, yan po ang hamon ng sa bawat Kristiyano. So, dito ho, sa pagkundina sa lahat ng artista na dahil lang sumusuporta kay ERAP, I will have to make a distinction also. Dahil just because you disagree with my position, I will now condemn you at ikukondemn mo ako if I disagree with you. Hindi ho. Unless, of course, itong mga tao na ito ay nag-benefit, nag-participate, nag-promote, nag-manipulate ng kasamaan. Remember, ang kalaban ho natin dito ay kasamaan, mga kaibigan. Yan ay dapat natin makita at kailangan natin ng giya ng simbahan sa ating paniniwala. Yan. Okay, very well said. Ako rin, mga parit mare, yung sa pananawagan ng simbahan, ako ay magdi-distinguish yung mga hindi lahat ng artista ay siyempre iboboycott. That is ridiculous and I don't think the church meant for that. And I think the church meant hindi lang yung mga artista na nagsusuporta kay ERAP, pero yung mga artista na nag-take advantage sa katiwalian ni ERAP. And of course, we don't like that. Yung sinasabi ni Brother Eli na let's wait for the impeachment, ako hindi na po ako nag-iintay kasi ako po eh meron ng judgment na ako. I mean, those senators are my servants sa akin, paniwala, if you don't mind. So I don't have to wait, but I will look at the evidence and I will see for myself. Sa ngayon, nakikita ko sa aking pananaw, eh talagang merong problema si ERAP po dyan. But that is not the issue tonight. The issue is, should we heed the call of the church? And I say, more or less, we should. Marami pong salamat. Okay. Yung mga tumawag, mga kaibigan, na nagsabing tama ang simbahan ay 4,324. At saka yung mga sabing hindi tama ang pananawagan ng simbahan ay 5,000. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for coming tonight. Maraming salamat po. Okay.